Sa Visayas, ang lumang kwentong kinatatakutan pa rin tungkol sa umano'y babaeng aswang na kinain ang laman loob ng kanya mga anak. Panoorin po natin ito. Sa bandang Kabisayaan, isang gabi, may narinig na kaluskos si Gina sa itaas ng kanilang bahay. Gumising ka, Jun. Di ba narinig mo? Parang inaswang tayo. Agad namang sumaklolo ang kanyang asawang si Jo Marina armado ng isang malaking itak. Kumakaluskos nga, tapos yun, nakaramdam ako na hindi ako makagalaw nga. Nakita na namin nung bumango na ako, nakita ko na yun sa kortina namin. Sinasabi nila yun si Maria Labo talaga yun. Si Maria Labo ay isa lang daw simpleng may bahay ng isang pulis. Kumain ka muna. Pero nagsimula raw magbago nang pumunta sa ibang bansa para magtrabaho. Ito pa, inumin niyo po ito para lumakas po kayo. Doon daw nabigyan ng kapangyarihan si Maria Labo at naging aswang. Bumalik siya sa kanyang pamilya sa Pilipinas. Nangyari? Pero isang araw, umuwi raw ang asawa ni Maria na si Damian at hinanap ang kanilang mga anak. Tay! Papatayin niya po tayo, Tay! Sino anak? Sino? Tay! Pagbukas ng refrigerator, tumambad sa kanya ang pira-pirasong bahagi ng katawan. Nakita rin niya na kumakain ng laman loob si Maria. Naging popular daw si Maria noon matapos siyang nilabo o initak ng mga taong gustong dumakip sa kanya. Ayon sa radio reporter na si June Capulot, totoo raw ang kwento ni Maria Labo. Naikwento rin ito sa akin, pero upon the verification, hindi ito na-verify ng pulis. Hanggang na binawi ko na hindi totoo itong information na may Maria Labo. Minsan na raw niya naibalita noon si Maria, ang babaeng kumain umano sa sarili niyang mga anak. Minsan na rin na isa pelikula ang kwento ni Maria Labo. Ang kwento ng isang nakakatakot na alaman. Mula 1999 hanggang 2002, wala pa kaming nakitang report na kalintula doon sa sinasabi na mayroong babae na matakbo papuntang tubuhan na may dala-dalang bata at saka pumatay po. Part na rin siya ng tinatawag namin na social control. It was created by the people para lang ma-prevent yung mga bata sa pag-iyak sa gabi o para wag lumabas ng bahay. Wala mang matibay na ebidensya, ang kwento ni Maria Labo tila mahirap mamatay.